Welcome back to my channel! And for today's video, as you can see sa title, we're gonna review a one brand makeup products. So, ang napili ko for today is Maybelline. So, we're gonna do products from Maybelline. And yung mga pinili ko is yung mga bago nilang products. So, yeah. And before that, since galing ako sa Walmart, ipapakita ko na din sa inyo yung mga nabili kong ibang products from Walmart aside from makeup products. So, let's start with this. Nabili ko to sa Walmart. Di ko pa nga nalaban, sinuot ko lang para pang film. Okay, and then, kasi, meron akong balik alindog program every January tuwing first month of the year. So, meron akong balik alindog program. So, bumibili ako ng mga beauty products, keme-keme, ganyan, pampaganda, and then, gagamitin natin para mas kumanta pa tayo. So, unang binili ko is ito, yung Revlon na total color in the shade medium ash blonde. So, sabi ko sa sarili ko, di na ako magkukulay, pero again, na-bored na naman ako sa buhok ko, so magkukulay ulit tayo. And then, i-review ko to on a separate video. And then, so yung pinili ko pala is yung clean and vegan nila na hair color. Kasi, wala lang, para healthy kanwari. And then, next na binili ko is itong Shea Sugar Scrub. Hindi ko alam kung tama ba yung pronunciation ko. Shea ba yun? Shea Sugar Scrub. From the brand 3HOT. So, yan siya. Vitamin C. Shea Sugar Scrub. Para wala lang, panghilod sa katawan. Alam nyo, binuksan ko to kanina, inamoy ko siya. Super bango niya. Ang bango talaga. Hindi ko ma-explain. May naamoy na akong ganito dati. Hindi ko lang alam ko na. Department store ata ng Rustans. Basta, amoy mayaman. Ganun. So, basta yun. Mabango siya. Panghilid natin yan sa katawan. And then, next na binili ko is itong Eco Tools Dry Brush. So, marami akong nakikita ng mga celebrity and then beauty influencer na gumagamit sila nito. And nakaka-shiny daw and nakakakinis daw ng skin. So, try natin to sa legs ko na mabuhok. So, yun. Nakalagay dito, ang paggamit daw nito is gently brush using long upward strokes. So, ito try ko yun mamaya pag naligo na ako. I mean, before ako maligo. So, yan siya. At saka, akala ko matigas siya, hindi pala. Malambot siya, in fairness. So, yun. And then, bumili din ako nitong color treated and highlighted hair defense hair treatment. So, yun lang siya. Hair treatment lang siya. Dalawa. So, pag nagkulay na ako ng hair, gagamitin ko naman to. And then, ang binili ko pa ay itong lashes na suot-suot ko ngayon. So, binili ko rin to sa Walmart. So, ang ganda niya kasi hindi siya kagaya ng ibang lashes na halatang-halatang naka-false eyelashes ka. Yung alam mo yun, yung pack, ganun talaga. As in, galit na galit si ating. So, ito, hindi siya ganun. Medyo natural lang yung datingan niya. Ganyan, pakit-pakit lang. So, ito yung napili ko. So, ang tatak niya is from Ardell. Ay! Yan, from Ardell. So, yan, ganyan yung itsura niya. And, napapanood ko na to before kay It's Judy Time. So, ito yung kinagamit niya dati. So, yan. Tinray ko. Ang pangalan niya is Naked Lashes from Ardell Professional Cosmetics. Yan. And then, wala tong kasamang glue. So, bumili pa ako ng separate na lash glue from Kiss. Ito siya. Ang maganda naman dito sa Kiss na glue na binili ko pang dikit na tong lashes is hindi siya color white. Nagiging transparent. Color white siya, pero pag nilagay mo na siya sa skin mo, nagiging transparent siya. So, hindi kita yung glue. So, di ba? Tignan mo naman yung pilipata. Diba? So, natural lang yung itsura niya. Okay! So, let's start na sa ating one brand, one makeup brand na makeup review. Ano daw? So, one brand makeup review. Okay? So, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 items na binili sa Maybelline. Let's start with the foundation. So, this foundation is the Dream Urban Cover. Full coverage siya. And sunscreen. Ah! Sunscreen pala to. Okay, so sunscreen siya na full coverage. With SPF 50. So, ayan yung itsura niya. Ano may ginagawa naman? In fairness,
college nga. Hindi ko in-expect yun. Akala ko parang yung mga sunscreen lang na nakalagay full coverage, pero hindi talaga full coverage. Ang ganda niya. Kaya ang ganda talaga ng Maybelline at affordable pa. So, i-blend ko muna to. And next, we're gonna try this new product din from Maybelline. So, it's the brow extensions. Brow pencil. So, hindi ko sure ano siya. Na-curious kasi ako sa itsura niya kasi ito yung bago nilang product. So, tingnan natin. Mom, are you okay to play? Ooh! Ang laki! Parang nga siyang crayon eh, no? Oh my gosh! Paano to? Hindi ako marunong ito. Tingnan niyo, ayan siya. So, ayan yung todo niya. Yeah. Mahaba din. But I'm not sure paano siya gamitin. Since ang kapal niya, baka maging makapal yung mga stroke. Kasi ako, when I do my brows, nagsistart ako dito sa, di ba kalahati? Doon ako nagsistart, pababa, and then dito, papunta sa gitna ulit. So, that's how I do my brows. So, since nakikita nyo nga, makapal naman yung brows ko, and okay pa naman yung shape niya. Although, makapal na marami ng hair, kasi hindi ako makapagpa-threading dahil sarado pa lahat dito. So, okay pa naman din yung brows ko. So, i-fill in lang natin yung mga parts na kailangan lagyan ng drawing, okay? That's our brows, but I don't really recommend this product sa mga makakapal na yung kilay. So, siguro, recommended ko to for those na maninipis yung kilay nila. Pero sa mga makakapal na yung kilay, kung gusto niyo achieve na look is mas makapal pa na kilay, maganda siya. Pero ako, I like it kasi gusto ko na makapal yung kilay ko eh. Feel ko mas nakakabata. So, ayun. And then, on to the next product. So, the next one that I bought sa Maybelline is this eyeshadow. So, ito hindi nila to bago. Hindi nila to bagong product. So, this is the Maybelline Expert Wear Eyeshadow in the shade Nude Glow. So, hindi nila to bagong product, but I bought this because gusto ko itry yung ganitong shade. Yan. Yung medyo pinkish glow shade. So, yun yung gusto ko itry. Okay. So, yan yung itsura niya inside. So, very simple lang siya. Grabe, so I super love the foundation. Hindi siya nagda-dry. Hindi siya cakey. As you can see. Ayan siya. Ang ganda niya lang. And wala pa akong pinatong dyan na kahit ano. So, let's try this foundation. So, ang gusto ko i-achieve na look is fresh lang. Fresh look. So, wala tayong ilalagay ng mga dark shades. Ito lang. Okay. So, ayan na siya. Parang wala lang. Pero ang ganda niya actually. Ang ganda niya in actual. Kapag makikita mo siya face to face, malapitan, maganda siya. Maganda yung shade niya. Very
fresh look. So that's that. And then the next product that we're gonna try is this Volume Express Mascara, the Mega Plush. The Mega Plush. Ang hirap i-pronounce na. So yan siya. Kaya ko siya pinili. Kasi although alam ko na hindi ito yung pinakabago nilang mascara. Kasi ang ganda ng wand niya. Ang taba. Ayun o. Makita niyo ba? So ayan yung wand niya. Ang taba. Tapos na bebend-bend pa siya. So nakalagay dito is flexible daw yung brush. So we're gonna try that. And kahit naka-false eyelashes na ako, we're gonna try this new mascara. Wow, ayan nga! Oh! Parang mababali, pero hindi naman. Ano yun? Nakakatuwa naman. Tapos, ang laki ng brush. Ang taba niya. Ayan, oh. Oh, halos kasing laki na siya ng hiniliit ko. Ang laki niya. Diba? And then, nabibend nga siya. Okay, so we're gonna try that. Nakita niyo ba? Super ganda niya! Ang ganda, I love this mascara. Meron pa akong isang, madami, actually madami akong mascara from Maybelline kasi nga mura sila and magaganda pa yung mascara nila. Pero I think ito yung favorite ko. Ang ganda niya, I love it. So yeah! And the next product that we're gonna try is this one. This one is a lip liner. So, ito alam ko bago nila to. Kasi nakita ko bago nila to. Nakita ko dun sa Walmart na bago na yung product na ng Maybelline. So, we're gonna try this one. So, ayan siya. And yung shade ng lip liner na to is Pink Wink. So, mahilig ako sa mga ganitong shade. Yung parang mga rose, gold, old rose, ganun. Gold rose. Old rose na shade. So, we're gonna try this lip liner. Ooh, ang shiny. Hindi ko alam kung nakikita niya yan. Parang may blush siya or glitter ba yan? Ano ko, I don't know. Let's try. So, gusto ko din yung shade niya, pero parang medyo metallic siya. Hindi ko napansin yun ha. Ano ba nakalagay dito? Parang medyo metallic yung finish niya para sa akin. I don't know. Hindi ako magaling mag-describe, but yan. Mahilig ako sa ganyang shade actually, pero medyo makintab lang to. And then the last one na itatry natin is ito talaga din is yung mga, isa sa mga pinakabagong product nila. Ito is yung Lifter Gloss. So, nakaka-lift daw or nakaka-plump daw ng lips. So, itry natin. So, yung pinili kong... So, ayan yung itsura niya. Ang ganda ng packaging. And hindi siya naka-sticker. Parang naka... Hindi ko alam tawag doon. Naka-embossed dito yung nakasulat na Lifter Gloss. And then, nakalagay, this product has hyaluronic acid, which I don't know if it's good or bad for the lips, but I assume good yun. Because di naman na ilalagay yun kung hindi. And this one is in the shade Silk or 004. Ito yung ginamit ng model nila, which is si Gigi Hadid. So, let's try this one. Ooh. Ang taba ng brush. Excited ako dito. Oh my god. Oh my god, ang ganda niya. Ang ganda ng shade ng lipstick. Lalapit ako para makita niyo. Feel ko parang nga siyang feel mo ang sexy-sexy ng lips mo, gano'n. No?
nakaka-plump pa ng lips. Hindi ko masabi kung nakaka-plump ba siya or nakaka-lift or whatever. But, I like the shade. At saka mabango siya. Mabango siya and I like the shade. Pero medyo heavy siya sa pakiramdam ng lips. Siyempre, naka-lip gloss ka. So, talagang mararamdaman mo na naka-lip gloss ka. So, yun siya. But, all in all, I like this lifter gloss from Maybelline. Mabango. I like the shade. Ito yung gusto kong color. And, ang ganda niya sa lips. Ang ganda niya tingnan sa lips. Since super dry ng lips ko, pero maganda pa rin siya tingnan. So, this one, highly recommended. This one, highly recommended to kung gusto nyo ma-achieve is yung makapal na brows na look. The lip liner, also, I like the lip liner. I like the shade. Although, medyo shiny siya, pero marami pa silang ibang option na shade. Siguro mali lang yung napili ko. And then, yung foundation, I like the foundation too. Ang ganda niya, walang pang powder yan ha. Napaka yung face ko kasi madali siya mag-cakey sa foundation. So, this one, hindi siya nag-cake. So, it means maganda yung foundation. And also the mascara, this one. Yeah. So, I like them all. Pero ang favorite ko, ang hirap pumili, siguro ito. And then yung foundation. So, yan yung favorite ko dalawa. So, that's it for our one brand makeup, full makeup review. Thank you guys so much for watching. And if you guys like more one brand makeup reviews, just click the subscribe button and the notification bell. Para notified kayo every time I upload new videos. And yeah, that's it. Thank you so much for watching. See you guys on my next video. Bye!